Yun! So, magandang araw sa inyong mga parikoy! Welcome back sa YouTube channel ni RB Tix. So, DIY tayo ng T12 soldering tip. Ang gandang gamitin. Try solid to parikoy. DIY natin to. So, ang supply nito nasa 12 to 25 volts. Yan no? Resistance niya, mayroon siyang 8 ohms. Input 12 volts to 25 volts. So, ang output niya nito nasa 80 watts. So, madali lang mainit ito parikoy, 80 watts. So, ginagamit na natin yung, ano? Yung madalas na 40 watts o 30 watts. So, ito magandang panghinang to. So, ngayon lang ako nakatry ng T12, no? So, mag-DIY lang tayo parikoy. Yung ginamit ko yung sira na aking nung unang soldering iron. Yung maganda pa yung handle niya. So, mayroon naman ang mabili itong handle. Nasa 300. So, mahal. So, ito na lang gawin natin. Mag-DIY. So, yan. Ang ano yan parikoy. Sa ibabaw yan. May makita nga silver. Yung may guhit. Dalawang guhit. So, yung ibabaw yan. Ano? Positive, negative yung ilalim. So, plus minus. So, yan lang. So, maraming salamat sa inyong mga solid supporters, subscribers, and new subscribers. At sa mga coming pa, no? Sa mga silent viewers, maraming salamat sa inyo. So, nag-video ko nito kasi para maliwanawan kung ilan talagang ano nito, volt. Kasi nakalagay dito 25 volts. So, itry natin sa 12 volts. Kung gagana siya, so gagana siya. So, mas mabuti. Yun, naglagay ako ng anong dyan. Yung sin pang ano yan, pang harang yan para hindi alog yung ano nya kasi maluwang. So yan na. So magbili pa ako nito parikoy kasi sulit to, kasi ang bilis niyang malusaw yung lid pag itong gamitin mo. Maganda to sa mga ano, gamitin sa mga flat screen. Yung ano niya. Parang ang lit, parang buhok na. So, ito, maganda to kasi. Yung ano niya, panghinang niya, ang super liit. No? Super liit parikoy. So, ito lang ginawa ko parikoy no. Nag-ano lang ako ng dalawang wire. Tapos, nag-convert ako ng so, nag-supply ako ng 12 volts. Yan, mali pa yan paglagay ko. O, hindi mapasok. Baliktad kasi. Yan, ito na parikoy, no? So, lagyan natin ng tingga. Tingga, yan. Lagyan natin ng tingga. Yan natin itap yung wire natin ng positive-negative. Wan ko lang bakit nung may positive-negative. Kasi yung gamit natin DC. Siguro DC gamit natin eh. Itong panghinang ko parikoy, ano lang to, 40 watts. Malaki masyado to, pang ano to eh, pang CRT lang to. So gusto kang madali lang maano, ito gamitin mo T12. Okay naman yung pagdating, matagal lang kasi parang nagaano sa ano, umabot siya ng 7 days. Pero sulit naman yung paghihintay kasi gumagana naman. So kung gusto mong mag-test na hindi po ma-ano, istiran mo ang dalawang guhit niya, no? Pag pumalo yan, okay yan, may contact yan. Yan, yan ang ibabaw yan, yung positive, negative yung ilalim. So istiran mo lang sa time zone parikoy. Pag mag-ano yan, tumakbo yung tester niya, pumalo, ibig sabihin may contact siya. So okay yan. Malaman niyo yung patay yung soldering tip kung walang continuity na makita ka. So inaangin natin yung parikoy. So shout out sa lahat ng mga tick vlogger na solid supporter. So sa mga master, shout out sa inyong lahat dyan.
Believe ako sa inyo kahit na ang biliban ko sa inyo yung sinishare yung kaalaman nyo. Ganun pa rin sa akin. Sinishare ko dito yung ano nang yung nalalaman ko na lang. Diba? Share lang tayo pare ko eh. Para yung gustong matuto. Parang ganito, gusto ka bumili ng T12, hindi mo alam. So yan, try na natin pare ko eh. Kinat ko na lang. So yan o, ang bilis tumunaw ng lead. So magandang gamitin to pare ko eh. Yan, ang handle niya, parang orig. Yan yung handle niya pare ko eh. Ano yan, yung luma na soldering lead ko, iron ko. Nasira, buti hindi ko natapon yung ano niya. Magandang ano yan, handle. Dapat may handle ka. Pwede naman yung kahit stick, balutin mo lang masking tip. Kung gusto mong talaga may handle ka kasi hindi pwede hawakan mo yung soldering tip. Mainit yan. Yan. So, ang bilis lumusaw. So yan lang pare ko yun, no? Ganito lang, no? Yung supply niya pwede sa 12 volts, pwede sa 25 volts. So try ko dyan sa board, oh. Yung bilis. Kasi 80 watts to. 80 watts. So yan. So thanks for watching. Thanks for watching. Don't forget to subscribe.